Welcome back sa ating channel, mga Gopings. Halos na itampok na natin ang digmaan sa Ukraine, Russia, at tungkol sa iba't ibang mga bansa. Dito naman tayo sa loob ng Pilipinas, ang pinakahihintay na kasaganaan ng lahat ay malapit nang matupad. Bago tayo magsimula, pakisubscribe ng ating channel. Maraming salamat po. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isa sa may ituturing na greatest asset ng Pilipinas ay ang matatag na workplace nito. Sa question and answer portion sa kanyang pagdalo sa New York Stock Exchange Economic Forum sa Amerika, sinabi ng Pangulo na patunay dito ang tagumpay ng mga overseas Filipino workers o OFW at ang mga development ng mas sopistikadong negosyo na pumapasok sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy na nagsisikap ang bansa para sa pagpapaunlad ng education system, lalo na sa technical na aspeto nito. Binigyan din ng punong ehekutibo na ang Pilipinas ang youngest country in Asia sa ngayon, kung kaya't bentaha ito pagdating sa population dividend. Inihayag naman ni Pangulong Marcos na kailangan na patuloy na mamuhunan sa mga kabataan, patuloy na sanayin ng mabuti upang maging competitive saan mang bahagi ng mundo at higit sa lahat sa Pilipinas, kasama na ang mga partners at mga kalyadong bansa. Inilatag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa harap ng mga negosyante sa Amerika ang mga ginawang reforma ng Pilipinas para tumanggap ng mas maraming foreign investments. Sa kanyang talumpati sa New York Stock Exchange Business Forum, sinabi ni Pangulo na ngayon ang pagkakataon para mag-invest sa bansa dahil sa umano'y gumagandang ekonomiya. Dagdag pa nito, gumagawa din umano ng mga polisiya ang pamahalaan para tumanggap ng mga foreign investments. Kabilang na dito ayon kay Marcos ang pagpapababa ng tax rates at rationalized fiscal incentives, pati na ang pagbabawas ng minimum capital requirements para sa mga foreign retailers na magdadala ng mga bagong teknolohiya. Ibinida din ng Pangulo na sa ngayon, pinapayagan na ng Pilipinas ang full foreign ownership ng mga kumpanyang magbibigay ng public service katulad ng mga telecommunications, shipping, air carriers at iba pa. Nakakamangha, hindi ba? Kung matutupad ang lahat ng mga plano ni Marcos Jr., ay sigurado na uunlad ang bansa. Mapapauwi na lahat ng mga OFW at wala na magtatrabaho pa sa ibang bansa para kumita ng pera, dahil dito pa lang sa ating bansa ay kikitain na nila ang gusto nilang kaginhawaan. Magiging gaya ng Pilipinas ang Amerika na may napakaunlad na ekonomiya, napakayaman sa langis at napakalago ng modernisasyon ng militar. Lahat tayo ay gusto ng ganitong kalagayan, kaya naman hiling ng marami na sana ay matuloy na ang lahat ng ito. Hanggang dito na lamang. Kung may nais kayong katanungan gaya ng napag-usapan natin ngayon, ay mag-komento lamang po sa video na ito. Maraming salamat po.